Hi guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, tayo mag-unboxing ng Lastala. Yan, ano to? Sterilizer. Yan, nagtagal ko ng pangarap. Tapos ito from Tiny Buds for baby. Yan, sana natin. In-order ko to nung 330. Ano lang to guys, ha? Ano nga to? Bottle wash. Baby bottle wash yan. Mas mura to kasi ano to, eco-friendly daw yung anong tawag dito, yung pouch. Yan. Wala siyang masyadong kulay. White lang. Ito yung ginagamit ko kasi mabango siya. Amoy apple siya. Saka mura lang siya guys. Nabili ko siya ng 80 pesos lang kasi naka-sale. 80 pesos isa. Tapos ito, ito ang rice baby bath. Yan, panghugas ni baby sa puwet. Kasi may napanood ako, dapat daw pag hinugasan yung puwet ni baby, dapat may sabon para daw hindi magka-rashes si baby. Ayan. Tatry ko itong rice baby bath ng Tiny Buds. Tapos ito yung pinakahihintay ko. Sterilizer. Ganda lang. Kaya gagamitin ko itong ano. Itong ang tawag yung bubble wrap. Matagal na itong pangarap. Ngayon ko lang binili. Ay, buksan na natin siya. Nabili ko ito ng sale. Tago muna natin to kasi baka may sira yung item. Diba? Tapos excited. Ayaw ko sirain yung bubble wrap kasi gagamitin ko siya dun sa ipapalalamok ko. Ay lalamok. Papa JMT ko. Ang grabe dito. Ang dumi niya. Dumi ng sahay at ang ano. Buksan na nga natin pa. Chan 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 chan. Reviews. Kaya ito na lang pinili. Gusto ko sana yung upang or eco mom. Kaso ang mahal. Napakamahal. Ta-da! Ba't ang daming buhok? Yan guys, yung may buhok. Buhok. Mabigat kaya ito. Ay guys, ang laki niya. Malaki siya. Alala. Ang hirap. Wait lang, ang galing itong plastic. Ang laki niya guys. Guys, ang ganda niya. Tapos meron siyang stainless na nilalagay sa loob. Dalawa siya. Ayan. Ayan. Tapos may manual. Tapos ito yung isa. Oh my God, I'm so excited. Tingnan mo, ganda siya.
Hello. Ayan, guys. So, yung ano niya, nakalagay Philips. Ayan, no? It works with dual Philips. Ayan. So, ito yung ano niya. Tapos, guys, ano siya? Touch screen. Oh my God. Tingnan natin yung loob. Dun, 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 dun. Ang ganda. Tapos, ito. Dito ata. Yan. Wala, hindi ako marunong. Ito. Hindi ko alam kung dito. Yan. Ay, joke. Paano to? Hindi, ano. Ay, mamaya na nga lang, guys. Pabasahin ko muna yung manual. So, ito yung review ko sa UVI. Pabalitaan ko na lang kayo, guys, kung maganda siya. So, hanggang dito na lang. Bye! So, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. And please like this video. Bye! Hi, guys! So, ngayon, papakita ko na sa inyo kung paano gamitin yung UVI. Sterilizer yung nabili ko sa Lazada noong 336. Yan. So, ito yung itsura niya sa loob. Guys, pakita ko ulit sa inyo. Yan. Yan. Malaki siya, guys. Sobrang laki niya. Yan. So, ito siya. Tapos, yung saksakan pala niya, guys, ganito. Yan. Ganito siya. So, kailangan nyo ng adapter. Yan. So, tatry na natin siya, guys. Yan. Saksak na natin. Careful sa pagsasaksak. So, sinaksak ko na siya. Biglang may lumabas na ganito. Yan. So, para ma-on natin siya, click lang natin to, guys. To. Itong power button. Yan. So, automatic pupunta siya sa auto. Pag gusto niyo yung palitan, yan. Ito naman yung UV. UV lang siya. Tapos, after nyan, meron siyang dry. Pag nagpapatuyo lang. Yan. Tapos, meron pang isang function na storage. Bali, apat yung function niya. Yung auto. Yung auto, yun na yung sterilizer, tsaka drying. Tapos, merong drying lang, merong UV lang, tapos, merong storage. So, yung auto mode, 50 minutes siya, automatic siyang 50 minutes. Sabi dun sa manual, 10 minutes na UV, tapos, 40 minutes na drying. Pero ako, tama, auto pala yung ginagamit ko. Yan laging ginagamit ko. Yan. So, start na natin yung pag lalagay ng mga bote ni baby at saka pwede din pala yung mga ano guys, breast pump. Yan, pwede yan, mga breast pump. Breast pump parts. Yan. Ang alam kong hindi pwede dito is yung haka at saka yung komo-tomo na bottles. So, bawal silang sterilize. UV sterilize pala. So, try na natin guys. Hello. Ayan. Ganda niya. Pero ito, since luma naman na, ini-sterilize ko siya. Yan. So, ang sabi, dapat daw yung mga bote, nakapatayo siya. Yan. Yung iba kasi, nakikita ko, ganito yung ginagawa nila. Pero, dapat ganyan daw. Yan. Malaki yung ano niya, guys, storage niya. Parang feeling kong kasya dito 9 bottles. Ayan. So, tumutunog na siya kasi matagal nang nakabukas yung pinto ng sterilizer. Tapos ito, yan. Sa taas yung mga accessories. Yan, chupon. Yan, mga tawag dito. Takip. Yan. Yan.
dito pa, mga takip-takip. Guys, sorry, mali pala yung pagkakasabi ko dyan. Dapat pala, once na naglalagay kayo ng mga gamit sa loob ng sterilizer, naka-off dapat yung sterilizer mismo. So, ang nangyari dyan is, naka-on na siya, kaya siya tumutunog. Yan. Tapos, pati ito sinasama ko, guys. Yung pang-inom ni baby ng vitamins, in-sterilize ko din. Tsaka ito. Yan. Sinasama ko din siya. Tapos, yung minsan sinasama ko din yung panghugas, yung brush, sinasama ko din siya. Pwede din yun. Yan. So, yan na, guys. Ano yung laman? Yan. Tingnan nyo. Kung gaano kadami, pwede ilagay. Ang dami, diba? Feeling ko 9 bottles yung kasya dyan. So, start na natin yung pag-sterilize. Yan. So, ang pinili ko is auto. Then, 15 minutes. 50 minutes siya. So, hayaan lang natin siya. Yan. Mag-start na siya, guys. So, ayun yung UV sterilizer na nabili ko sa Lazada sale. So guys, nabili ko pala to nung Lazada 33 sale. Nabili ko siya ng 6,107.50 plus free shipping na yun, guys. So, ang totoong presyo niya is 8,000 plus. Inabangan ko talaga siya ng sale kasi halos 2,000 yung na discount ko. Alam ko may 100 pesos pa na ano na voucher discount, basta ganun. I-check nyo na lang, guys. Ilalagay ko na lang yung link kung saan ko siya nabili. So, ito guys, so, diba, kanina 50 minutes, yan. 49 minutes na lang. 49 minutes. So, antay na lang natin. Update ko kayo ulit mamaya. Ito na siya. 1 minute na lang. Antay natin siya matapos. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yan. Ganda niya, guys. Ang sleek niya. Tingnan niyo. Pang home bodies. Diba? Team puti. Ayan na, guys. So, natapos na siya. Tapos na siya yung auto mode. Ngayon, automatic siya mag-storage mode. Kung gusto niyo siyang mag-storage, hayaan niyo na lang. Kaso, kung ayaw niyo ng storage, pwede na siyang patayin. So, turn off lang natin siya. Ay. Diba? Di patay na. Tapos, hayaan mo natin siya. Huwag mo natin siyang bubuksan agad, guys. Kasi nakatakos sa manual. Bawal daw buksan muna agad. Siguro, after 1 minute. Tapos, guys, nabasa ko rin sa manual. Pwede yung mga, tinidor, kutsara, cellphone. Kaso ikaw ba ilalagay mo yung cellphone mo sa doob ng ano, 'di ba? So wait lang natin, guys. Ayun, nagbasa-basa ako sa manual. Meron siyang ano, guys, service center. Papakita ko sa inyo kung saan ang service center. Yung service center niya is sa Kangkalu. Hindi, sa Caloocan City, guys. Ayun. Ayan yung service center niya. Yan. Tapos, antay lang natin mga ilang minutes lang bago natin siya buksan. Ayan. Kung nagbabasa ng manual. Ayan yung mga ano niya, guys. So, yan. Function. Tapos, pag finish na daw, unplug the power cord after using. So, syempre, palisin natin yung saksakan para hindi tayo masunugan. Okay. So, hanggat yung saksakan, guys. Baka makalimutan ko kasi naantok na ako. Guys, tinanggal ko na. So, buksan natin. Tingnan natin kung ano nangyayari. Kung na-sterilize na ba. Tara!
Ay, nung nilagay ko pala tong mga to, guys. Ano? Tuyo na siya. Tuyo yung mga ano. Tuyo. May konting ano pala, guys. May konting tubig-tubig pa kanina yung ibang parts. Pero ngayon, tingnan nyo, guys, sobrang tuyo na nila. Ikaw ba naman 40 minutes na naka-drying, di ba matutuyo yan? Tingnan kong mainit, guys. Mainit-init siya, guys. Ayan, mainit-init yung mga parts. So, ayun, guys, yung aking review, ay yung aking review, tama, ng UVI Body Sterilizer. So, hanggang dito na lang, guys. Kung nagustuhan niyo itong video ko, please like and subscribe. Bye! Paalam!